Okay, magandang buhay mga ka-tech moves. So welcome po sa ating pong bagong vlog ngayon. So patungkol po ito sa power cord ng mga radyo natin. But at this point of time ay specifically power cord po ng Yaesu 2980, Yaesu FT2980. Tapos power cord ng Kenwood TM261A yan. So Kenwood TM261 tapos Yaesu FT2980. May mga power cord kasi sila. So may mga radyo kasi ako dito na gagawan natin ng panibagong ninja moves. Ayan. Technique. Ayan, bagong technique para sa mga baguhan. Ayan, ulitin ko ha. Bagong technique para sa mga baguhan sa pagraradyo. Ayan, pero bago tayo pong malaot, nais ko po kayong i-welcome sa ating pong channel. Welcome po sa ating channel, Tech Moves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. Okay, so ayan, magpatuloy po tayo. Alright, so again, disclaimer mga ka-Tech Moves. Ang vlog po na ito ngayon, ano po, na ating pong ibabahagi ay kung saan isa po itong tutorial, DIY, para po sa mga baguhan sa pagraradyo. Kung expert ka na sa pagraradyo, sa mundo ng pagraradyo, ayan, kung expert ka na sa electronics, ayan, okay, eh mukhang hindi para sa'yo ito mga ka-Tech Moves. So para lang to sa mga kaparehas kung walang alam sa electronics. Para lang po ito para sa mga baguhan sa pagraradyo. Ayan. Kasi syempre yung power cord kasi natin, especially sa mga bass radios gaya nito, Yaesu FT2980 at saka Kenwood TM261, mga bass radios po ito, may mga power cord sila. Ayan, na kuminsan sa kaapura natin, lalo na sa mga baguhan sa pagraradyo, kuminsan napagpapalit nila yung connection ng dun sa battery terminal, yung negative ikinoconnect sa positive, yung positive ikinoconnect sa negative. Nababaliktad ba? Yung pula ikinoconnect sa black, yung black ikinoconnect sa red. Doon nasisira ang radyo mga ka-Tech Moves. Marami lang mga radyo ang nasira dahil nabaliktad yung terminal. Okay? Yung positive inilagay sa negative, yung negative inilagay sa positive. Ngayon, susolusyonan natin ngayon ito sa video na ito. So may solusyon dyan mga ka-Tech Moves para protected yung power cord at protected yung mga radyo natin. Okay, yun ang ipapakita ko po sa inyo. Again, para lamang po ito sa mga baguhan. Okay, sa pagraradyo, baguhan sa electronic world, mga ka-Tech Moves. Ayan, sana makatulong ito. Okay, so ito na po ang gagawin natin. Okay, tapos mamaya, sa huling part ng ating video or itong vlog na ito, mga ka-Tech Moves, subaybayan nyo hanggang matapos itong video na ito. Kasi sa pinakalas, ay ipapakita ko sa inyo yung performance mismo nung gagawin natin na power cord, okay? Igagamitin natin dun sa mismong Yaesu 2980 tapos dun sa Kenwood TM261. Yan, ikakabit natin yung mga power cords nila na i-revise natin. Ayan, okay? Para sa ganun makita nyo, na effective talaga itong gagawin natin na protection para sa radyo natin. Okay? So, baybayan nyo hanggang matapos tong video na ito. Ipapakita ko sa inyo, okay, gamit yung Yaesu FT2980 at yung Kenwood TM261, ikakabit natin, then pagbaliktarin natin, okay, yung connection dun sa power supply, tingnan natin kung masisira na, yan, kung, kaya tingnan nyo kung baka sira na mamaya yung radyo ko mga ka-Tech Moves, okay, FT2980 na Yaesu, pag sira na, di sira na, Kenwood TM261, pag nasira na mamaya, di sira na, pero tingnan nyo mamaya, okay, subaybayan nyo sa huling part itong video ko na ito. Ito na yung video. Sana po'y mag-enjoy tayo mga ka-Tech Moves at may matutunan. At sana ay makatulong po sa inyo itong i-share po natin. So ito na po yung paraan nating gagawin para maproteksyonan yung ating mga radyo. Para sa ganun ay kahit mabaliktad man yung pagkoconnect natin sa power supply nang hindi sinasadya mga ka-Tech Moves, ay hindi po masisira yung radyo natin. So ito na po yung video mga ka-Tech Moves. Excited na po ako. Sana'y magustuhan po ninyo.
Okay, mga ka-tech moms, ito po yung ating power supply or power cord, I should say. Ayan. So, ito po yung ating power cord ng 2980 Yaesu. Yaesu base 2980. Ayan. So, ito po yung kanyang power cord. Ngayon ay lalagyan natin ng safety measure itong power cord na ito. Para sa ganon ay mabaliktad man natin ng hindi sinasadya yung kanyang mga positive tsaka negative, ay safety po ito, itong ating radyo. Okay, so ayan, so ito po ang power cord ng 2980 ay kompleto po siya ng kanyang mga fuse. Meron siyang fuse sa positive, meron siyang fuse sa negative. Ayan, nandito po sa loob. Buksan natin, ito po. Ayan, ang power cord ng 2980. Ayan, so ganito po ang fuse ng 2980. 25 ba to? Tama, 25 ampere. 25 ampere na ganito ang fuse ng 2980. Ayan. Okay. So, although ito, safety na siya kasi meron siyang fuse sa negative tsaka positive. Pero, dadagdagan pa rin natin ng security itong power cord na ito para secure yung radyo. Sakali man mabaliktad itong negative tsaka positive dun sa power supply. Ayan, sa pamamagitan ng paglalagay po natin ng diode. Okay? So, ito po yung sekreto nitong vlog po na ito patungkol sa paglalagay ng security sa mga power cords ng Kenwood TM261 tsaka Yaesu 2980 sa pamamagitan nitong diode na ito. So, ang diode na ito ay 12 ampere. Ayan, 12 ampere na diode. Iko-connecta po natin ito dito po sa ating power cord. So, then, dito po sa dulo nito, nitong mga wire natin, power cord, ay lalagyan natin ng battery terminal connector. Ayan, ito po. Para, ayan, mas madaling isalpak, i-connect sa power supply. Pag ganito kasi, medyo mahirap siyang i-connect eh. At saka may tendency pa na maputol dito dahil syempre hugot, salpak, ayan. At least pag ganito kasi, mas safe itong ating power cord. So lalagyan po natin sa negative tsaka positive mamaya. Okay, so umpisahan na natin. At saan ba natin ikakabit itong diode na ito na 12 ampere? Iko-connect po natin ito sa positive. Ayan, sa positive. Magkakat tayo mamaya dito sa bandang gitna. Ayan, bandang gitna. Ayan, magkakat tayo mamaya dyan. Tapos i-connect natin itong diode na ito. Okay, so umpisa na natin para matapos na. Okay mga ka-tech mobs, so nalagyan na natin. Ngayon,
Ang pagko-connect nitong diet mga ka-tech moves, kung pansinin ninyo, meron siyang meron siyang silver dito po sa bandang dulo sa kabila wala. Ayan. Sana makita ninyo, ayan oh. Dito sa bandang sa isang dulo nito mga ka-tech moves ay meron siyang silver na linya dito. Pero dito sa dulo wala, sa kabilang dulo. Ayan. Focusing. Okay. So meaning to say mga ka-tech moves, yung silver dyan na nandyan, meaning to say yung daanan ng kuryente mga ka-tech moves ay papunta dyan. Okay. Mula dito papasok yung kuryente pa ganun. Hindi siya pwedeng babaliktad mga ka-tech moves. Kung nasaan yung silver na linya na yon, doon papunta yung kuryente, yung daloy ng kuryente. So, ang pagkakabit po nitong diode na ito mga ka-tech moves, kung nasaan yung pong silver na yan, yan, yung silver na yan, okay, doon i-coconnect sa may radyo. Yan, papuntang radyo po ito ah. Okay, papuntang radyo yung may silver. Yung walang silver mga ka-tech mobs ay papunta sa power supply. Ayan. So ito po sa supply, sa power supply. Then dito sa silver part papunta sa radyo. Ayan, ganun po ang pagko-connect dito sa may positive. So ito po, itong nasa kanan ay papunta ito sa power supply. Then ito po yung nasa kaliwa papunta po sa radyo ito. So dito po natin i-coconnect yung meron pong silver. Ayan, dito po na paganyan. Okay.
Okay, so na-secure na natin ang heat shrink, mga ka-tech moves. Dinoble-doble na natin yan para safety yung ating diode connection. Alright, so tapos na tayo sa paglalagay ng diode. Then isunod po natin yung kung ating paglalagay ng battery terminal connector. So ito naman yung hihihinang natin, mga ka-tech moves, dito sa pinakadulo nitong power cord ng 2980 Yaesu.
Okay, mga ka-tech moves ito, okay na. Nalagyan na natin ng mga battery terminals, connector ng bawat dulo nitong power cord ng Yaesu 2980. Yan. So, naka-safety na yan. Okay na yan. Then, tapos na rin natin lagyan ng diode, protection diode. Ayan. So, sa positive natin kinonek. Kaya, ayan, safety na po. Okay. So, okay na po itong power cord ng Yaesu 2980. Ayan. So, well protected na po ito. Ngayon, gusto ko rin ipakita itong ginawa natin para sa Kenwood TM261. Power cord ng Kenwood TM261. Ayan. So, ito po ay very old. Kumbaga, dating power cord niya, hindi ganito ang itsura niya nung napunta sa akin, at talaga naman na kung ano-ano lang yung mga inilagay na tape. Ayan, masking tape nga lang yung nakalagay. Pero ito ay ni-revise natin, at ginamitan natin ng mga heat shrink. Ayan. Tapos nilagyan din natin ng protection diode. Ayan, the same process gaya dun sa 2980 power cord. So protection diode, then sa dulo. Ayan, ay nilagyan din natin ng battery connector. Terminal connector. Ayan. Para salpakan lang talaga, mas madali. So ito po yung sa may Kenwood TM261. Ayan. So kung nakikita ninyo, wala siyang fuse. Walang fuse itong power cord ng TM261 Kenwood. Pero kahit walang fuse, naglagay naman tayo ng protection diode, safe pa rin itong power cord na ito, mga ka-tech moves, na gamitin para sa Kenwood TM261. Kaya kung sakaling mabaliktad ito, mabaliktad yung kakaapura mo, mabaliktad yung pag-connect mo sa may power supply, hindi tayo mangangamba kasi meron tayong protection diode. Ayan. Kahit walang fuse, basta mayroong protection diode ay okay na okay. So yun, tapos na tayo sa mga power cord ng Yaesu 2980 at saka Kenwood TM261. So, kung may natutunan kayo, ayan, nag-enjoy kayo sa ating vlog na ito, ay paki-share, paki-like. Para sa ganun ay... Ayan. Para sa ganun ay makatulong din naman, para makatulong din naman sa iba. Ayan. Medyo makapal itong power cord ng Yaesu, mga ka-tech moves. Ayan. So, i-fix lang natin kasi maburara siya. Ayan. So, okay na. So, ito po yung sa may Yaesu, Yaesu 2980. Ito naman po yung sa may Kenwood TM261. So, well protected na po itong mga power cord na ito. I-try natin mamaya sa may mga radyo para makita nyo po yung kanyang performance sa 2980 tsaka sa Kenwood TM261. Okay guys, ito na mga ka-tech moves. Andito na yung ating mga itetest na mga base radios gamit po yung ating pong ginawa na power cord para sa Kenwood TM261 tsaka sa Yaesu 2980 FT2980. Okay, yung ginawan natin ng safety measures para sa power cord. Okay, so andirito yung kanyang
Ito yung sa may power cord po ng Yaesu 2980. So ito po yung pong kanyang diode, safety diode. Ayan, protection diode, andito na. Nakakabit na po yan. So ito naman po yung sa may Kenwood TM261. Okay. Ayan, yung ginawa natin. Then andito po yung kanyang protection diode. Ayan, ito po. Alright, so unahin natin itong si Kenwood. Ayan, ikabit po natin. Unahin natin si Kenwood. So, ikabit po natin dito sa likod. Ayan. So, connected po yan. Tapos, ayan. So, ito po yun ah. Ayan. Okay. Power cord para sa TM261. So, ayan po yung connection. Kitang-kita po na sa radyo talaga siya. Ayan. Okay. So, ito po yun. Ipakita ko lang po lahat. Ayan. Okay. Right. Oh. So, sa may... Ayan o. So, sa may TM261 po ito. Okay? So, wala pong cut ito mga ka-tech moves. Hindi na natin ikakat ito para makita po ninyo talaga. Then, i-connect muna natin sa tama. Ayan. So, sa yung red sa positive muna, yung black sa negative. Okay? So, yung tama muna ang ikabit natin. Sa taas na lang tayo para ayan. Okay. Right, then sa positive. Okay. I-connect natin sa positive. Ayan. So, yung tama muna ang ating paglalagyan para makita po ninyo na okay. So, yan po sa TM261. So, i-open po natin ito. Power supply po muna. Ayan. I-on po natin. Ayan. So, nag-on po siya. Ayan, patayin ko lang po yung ilaw para makita nyo. Ayan, focusing. Ayan, so meron pong ilaw dito mga ka-tech moves ha. I-off ko po, i-off. Ayan, so off, then i-on ko siya. Ayan, kita naman gumalaw yung pong ating voltmeter. Okay, so i-on ko po ito, yung itong ilaw natin para makita natin. Then, I'm going to on this TM261. Ayan, i-on po natin. Ayan, so kita nyo. Okay. Patayin ko po itong ilaw para makita nyo na naka-on. Ayan. Off. And then, on. Okay. Focus. Alright, so kita po na naka-on siya. Ayan, okay. So on natin yung ilaw. So naka-on po yan. Ilapit natin para makita nyo. Okay, naka-on po yan ha. Gawin natin, tanggalin ko ito. Tanggalin natin ito. Para makita nyo na connected talaga siya dito sa may power supply. Okay, so tanggalin ko po itong pan niya. Ayan o, tanggal yung negative, i-connect ko.
Okay. Tanggal. Okay. Tanggal. Pasok. Ayan o. Oops. Ayan. So, connected po yan. Hop. Okay, so baliktarin na natin mga ka-tech moves ha. So, baliktarin na natin. Itong black, ikabit ko dun sa red. Ipagpalitin na natin. Okay, yan. So, itong black, ikakabit ko dito sa red. Positive, itong positive, i-connect ko dito sa negative ng power supply. Okay, i-connect ko na po ha. Naka-on pa rin yan. Ayan o. Parehas po. Ayan. Ayan, ipasok ko. Okay. Naka-on po yung TM261 na, pero hindi siya nag-o-on kasi nga baliktad dito, syempre. Ayan. Kung wala po yung protection diode, mga ka-tech moves, sira na yung radyo. Okay? Ayan, no? Pagpalitin natin yung tamang connection na. O again, ha? Black to red. Red to black. So, walang epekto doon sa Kenwood. Hindi nag-on itong Kenwood natin. Okay? So, tignan natin. Baka sira na. Baka sira na mga ka-tech moves. Okay? So, naka-on pa rin yung kan natin, ha? Power supply. And, you know, yung voltmeter niya. Kasi pag naka-off yan, yung voltmeter, bababa yan. Ayan, o. Ting! Bilisan mo bumaba. Ang tagal naman. Ayan, kasi naka-off. Kaya pagka-inon natin, on natin, ha? Yung voltmeter tataas. O, yun. O, so, naka-on po yan, ha. So, again, ito ay maling connection. Siyempre, kung minsan nag-aapura ka, mamamali mo ngayon yung connection na ilagay mo yung black sa positive, yung red, dun sa negative mo na ilagay, parang ito, baliktad. Ayan, o. Okay? Black sa red, red sa black, naka-on itong TM261, naka-on yan, hindi ko in-off yung power niya. Okay, so baliktarin na natin, baka sira na. Okay, ito na yung tama mga ka-tech moves, ha? Tama na to, ito yung tamang connection, red sa red, black sa black. Tingnan natin kung mag-on yan, connecting. Okay. Again. Hop. 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 Okay. Oh, kita nyo na nag-on pa rin yung. Yan, connect natin. Yan. Ini-squelch ko para marinig yun na naka-on. So, kita nyo na safety itong radio natin mga ka-tech moves kahit papano. Diba? Kuminsan kasi mababaliktad natin, masisira ang radyo mga ka-tech moves. So, sa parang ito, safety. So, tapos tayo sa Kenwood TM261. Ayan, nakita natin na okay yung ating pong protected power cord. Okay? Sakwan naman tayo. I-off natin. Doon na tayo sa Yaesu 2980. Ipagilid muna natin yan sa 2980 naman tayo mga ka-tech mobs. Ayan, dyan lang yan para background lang natin si TM261. Ayan. So, kay Yaesu naman tayo, Yaesu 2980. Alright. Gamitin natin ngayon itong kanyang power cord, which is ayan, ito inilagyan natin ng battery terminal connector. Then ito po yung kanyang protection diode. Ayan, ito. Right?
Ito ang problema sa power cord ng 2980, masyadong maluwang, ay masyadong mahaba, I should say. Kaya medyo ayan, sa bagay wala namang cut ito mga ka-tech moves. Alright, so ito po yon. Ito i-connect natin sa likod niya. Ito para makita nyo yung pagko-connect. Ayan. Ayan. Okay. Mga ka-tech moves oh. Oh. Baliktarin ko lang. So ito po yung pong power connector ng Yaesu 2980. Ayan, okay? Oh, ito po 'yun ah, hawakan ko siya. Then ikakabit natin 'tong power cord. So, ikabit natin. All right. So, connected na po 'yung power cord natin sa ating wala tayong ibang connection mga ka-tech moves oh. Oh, malinis. Malinis. Ayan. So, ito lang po yung ating connection mga ka-tech moves oh. Okay? So, then kunin na natin itong terminal. Ayan, itong terminal na agad. Diyan na 'yan. Itong power cord. So, ipaharap natin itong ating Yaesu. Ayan, walang cut to mga ka-tech moves ah. Para makita nyo. So, ilagay muna natin sa tama mga ka-tech moves ah, sa black then sa red. Ayan, so black tsaka red dyan ah. I-on natin itong Yaesu. Alright, so kita nyo, tumunog. Squelch natin para marinig. Ayan. So, kitang-kita naman mga ka-tech moves na naka-on ano. Ayan oh. Okay. So, pagkatanggalin ko itong red, tanggalin ko itong red. Ayan. Of course, mamamatay. Balik. Tanggal. Balik. Okay. So, kita nyo na okay siya, nag-on. Now, ito, baliktarin na natin mga ka-tech moves. Ito na, naku, yung Yaesu ko. So, baliktarin ko na to ah. Okay, oh, so baliktarin ko po siya. So ilagay natin yung black sa red, yung red sa black. Ayan na, naka-on yun ha, naka-on. Ayan na. Okay. Mga ka-tech moves, so pinapatunog ko pa para makikita nyo talaga na na-connect. Okay? Oh, ulit-ulitin natin. So, naka-on pa rin lahat 'yan mga ka-tech moves ha. Binaliktad ko lang. Ayan, kung wala yung protection diode mga ka-tech moves, sira na itong Yaesu natin. Baliktarin na natin ha. Okay? Oh, ilagay ko na sa tama mga ka-tech moves. Kinakabahan ako. Oh, red sa red, black sa black, okay? Oh, connecting. Okay, oh, connecting. Ay, pambira, kala ko sira na yung radyo ko. Alright, so kita nyo mga ka-tech moves na walang effect sa radyo kahit mabaliktad. Alisin natin. Yan. Connecting. Yan. Okay? O, oh, balik na rin natin. Yung mali na connection pa. Ayan, o. Oh. Okay. Mali na connection. Okay. O, oh, ilagay natin sa tama. Ayan, red sa red, black sa black. Connecting. Yan! Woo! Yan! Connecting. Alright. So, ayos. So, nakita nyo mga ka-tech moves. Oh, ito lang ha. Wala na tayong ibang connection mga ka-tech moves. Okay. So, ayan. Squelch. Whew.
Katek Moves, kinabahan ako dun. Kala ko sira na yung aking 2980. Alright, so ayos na ayos mga Katek Moves, ano? Pati yung ating TM261. Ayan. So, salamat. At hanggang dito ay pinanood ninyo yung ating radio test using our protected power cord. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, pakishare po, pakilike ang video po na ito upang malaman din ng mga baguhan. Ayan, para lang po ito sa mga baguhan mga ka-Tech Moves. Pero kung expert ka na, inuulit ko, kung expert ka na sa bagay na ito, hindi para sa'yo to. Okay? So, makakatulong to sa mga baguhan sa pagraradyo, mga ka-Tech Moves. Okay, pa kung ngayon ka lang napadpad sa channel natin, mga ka-Tech Moves, pa-subscribe. Ayan, i-click mo na yung subscribe button. Tapos, i-click mo na rin yung notification bell para maabangan mo lagi yung i-upload natin na mga videos. Okay, paki-browse yung ating mga videos dito sa ating channel mga ka-Tech Moves. Baka nandyan yung mga hinahanap mo na makakatulong sa'yo. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Sa susunod muli na mga videos, magkita-kita tayong muli. Ito po ang inyong pong lingkod, ang inyong pong channel, Tech Moves for Fun, na nagsasabing sa Diyos lamang umasa at wag sa maling akala. Magandang buhay!